You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Masayang-masaya nga kahit natalo sa pagka-vice presidente ay isa namang achievement ang nakamta ni Senator Kiko Panglinan. Ito'y matapos ngang aprubahan na ang kanyang Senate Bill number 2450 na nag-grant ng lifetime validity ng mga birth certificate, marriage contract, at death certificate. Nandito po ang ibig sabihin ng bill na yan. Senate Bill number 2450, Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. An act providing for the permanent validity of the certificates of live birth, death, and marriage issued, signed, certified, or authenticated by the Philippine Statistics Authority or PSA and its predecessor, the National Statistics Office, NSO, and the local civil registries and the reports of birth, death, and marriage registered and issued by the Philippine Foreign Service POS. Senator Ramon Bong Revilla Jr., principal sponsor. Nagpasalamat nga at ito ay ating na-update sa ating YouTube channel kung saan pinasalamatan ni Senator Kiko Panglinan sa pag-sponsor ni Senator Ramon Bong Revilla sa kanyang ipinasa na bill. Pero marami pa ring netizen ang curious at hindi maintindihan ang nasabing bill na ito. Katulad ng sinabi ni Nancy Abella na hindi ko magets, wala naman expiration ang mga birth certificate, etc., etc. Yan ang sinabi ng netizen. Isang netizen naman ang nagpaliwanag nito at sinabing pag po kasi naiiba yung logo like NSO, naging PSA, minsan ayaw na pong tanggapin ng mga company. Kaya po kahit mag-iba-iba ang logo or name ng ahensya, sino man mapalit na mga secretary, valid pa din po yung mga documents. Yan ang say ng isang netizen naman o pagpapaliwanag. Naman ni Bubot Yu, dapat matagal nang ginawang batas yan. Ewan ba bakit? Kailangan mag-renew every time kailangan ng tao. Si Clint Gasma naman ay sinabing dapat lang kasi sobrang hassle at expensive. How about those can't afford? Kaya I'm so happy that author of that bill come up with that kind of laws. It's very, very timely. In fact, it should be done long before. Kaya kudos to those principal and author the said bill. At yan nga po ay sina Senator Kiko Panglinan at Senator Bong Revilla. Kaya kudos sa kanila. Hanggang pa ang naging say ng mga netizen, narito. Sabi nila, kailan pa na-expired ang birth certificate at marriage contract? Taka-taka, ang gawin nyo dapat ang marriage contract nag-expired para all happy. Samantala, narito muli ang naging explanation ng isang netizen na si Christopher Santos. Sabi niya, kapag po nagpapalit ng design yung certificate ng PSA, nangihingi po ng bagong ang mga kumpanya at ahensya ng gobyerno. Say naman ni Vince Melvin, hindi mo siguro naiintindihan kaya ganyan ang reply mo. Basa-basa din minsan, hahaha. Sabi naman ni De Guzman Tony, meant for employment requirement. Okay, galit ka po ba? Nababasa mo po ba ang ibang comment? Maski ang iba, hindi nila naiintindihan na merong expiration kasi maski ako, nag-a-apply ako noon, wala namang requirements kahit nga copy lang, basta certified true copy. Okay po ba, sir? Yan naman ang say ng isang netizen. Samantala, marami mang tumutuligsa muli sa naging batas na ito ni Senator Kiko Panglinan at hindi nila maintindihan kung bakit kailangan pa itong isa batas, pero hindi maikakaila na malaking tulong talaga ito. May mga ahensya kasi na nanghihingi ng bagong logo o kapag nagpalit ng pangalan ang ahensya ay gusto nila ang latest. Kaya naman kung sakasakaling meron na kayong mga birth certificate or ano pa mang documents na may tatak ng ibang logo, ay pupwede na po yan at hindi nyo na kailangan pang kumuha ng bago. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.